isang Pinay ang umiyak sa loob ng airport dahil sa sama ng loob nito sa isang airlines. Bigla lang daw kasing nag-cancel ng flight ang Cebu Pacific na walang abiso na naging dahilan kung bakit na-stranded itong si kabayan sa Dubai Airport. Sa post nito, Augustin Paomano dapat ang flight niya pauwi sa Pilipinas. Ngunit bigla lang daw silang pinapapila ng Cebu Pacific para sabihan na cancel ang flight ng eroplano na sasakyan nila pauwi sa Pilipinas. At August 13 paumano ng alas 10 ng gabi ang bagong flight na binigay sa kanila. Kaya't napaiyak si kabayan dahil wala umano siyang maayos na matulugan. Pinapaasa lang umano siya ng Cebu Pacific na bigyan ng akomodisyon. Pero sa lounge lang ng airport ng Dubai lamang siya pinapatulog. Walang kumot, walang unan, walang ligo, walang toothbrush. Dahil sa pinagbabawalan umano siyang lumabas dahil sa expired umano ang visa niya. Kaya't sa galit ni kabayan, napaiyak ito at sinabing, "Grabe naman ang ginawa niyo sa amin, Cebu Pacific Air. Ginawa niyo kaming kaawa-awa dito sa lounge niyo." Ay, ko naawa ko sa sarili ko. Parang bigla ko naawa sa sarili ko na wala silang magawa. Wala silang magawa na bigyan ako ng ano. Kahit accommodation nga na maayos kasi ang hirap nun. Ano yun, nakaupo lang ako, wala akong ligo, wala akong kahit na ano, nandun lang ako. Hindi ako nakapagdala ng toothpaste. Ang gagawin ko dun, wala akong toothpaste, may sumilyo ko, wala akong toothpaste. Kaya't magsilbing aral ito sa atin, mga kababayan. Baka mangyari sa atin itong naranasan ni kabayan na bigla lang nag-canceled ang flight. Kaya dapat maglagay po tayo sa ating mga hand carry ng personal items. Gaya ng undies, toothpaste, toothbrush, isang damit at pantalon. Para kahit anuman ang kahinatnan ng flight natin ay nakahanda tayo. Tapos wala akong ligo. Itsura ko, kailangan ko ng ligo. Tapos sagad pa lang ako. Sagad pa lang ako nakaupo ng 2 days. 10, 11, 12, 13 pa ng gabi yung uwi ko. Ngayon, nag-exit ako ng 10 kasi 12 expired ng visa ko. Tapos ganito. Bandang uli na permiso ko, di ako makalabas kasi wala akong pang ano. Wala na akong araw para makapag-exit. First time ko lang nagkaganto, tapos ganito pa mararanasan ko. Parang kaawa-awa dito sa loob ng airport. Nakahiga na sana ako ngayon, lumilipad, natutulog. Hanggang dito na lamang po, mga kababayan. Naway magsilbing aral po sa ating lahat itong masamang karanasan ni kabayan. Mag-ingat po kayo palagi kung saan man kayo ngayon.